Hello, ako nga pala si Percy. So guys, ngayon ito yung part 2 ng ating paano mag-win streak, okay? So ito yung series natin na sunod-sunod na, alam mo yun, basta magtuturo ko sa inyo ng iba't ibang klase ng techniques, ng timing, ganyan, kung kailan nyo ikakas, okay? So, day term yung lineup natin. So para sa mga bago dyan, subscribe na and like this video, okay? And kung may tanong kayo, comment nyo lang. And may announcement tayo. I think bukas ko nagagawa nyo ng video pag di ako busy. Ayun, so then, let's go. So lineup na kalaban dito is Aqua. Okay, almost similar lang. Almost same lang kami, kaso naka-clam slash siya. So I think ganito yung lineup ni, tawag dun, ni RJ Jacinto, ni Quiz RJ. So ginawa niya dito is pinront niya. Okay, pinront niya tayo. And nag-ento siya kasi akala niya naka October 3 tayo, pero hindi, nag-skip lang tayo. Usually nag-i-skippings lang ako eh. Yan, okay. And then round 2, dito na tayo ngayon, baba natin. Yan. Actually, medyo swerte yan din talaga sa cards. Maganda yung bigayan ng cards natin. So, pag although hindi energy gain yung mga cards na binigay sa atin, sustain naman. Okay, sustain naman. So, ginawa natin dito is nag-double October 3 tayo. So, reverse guy, bakit ka nag-double October 3? Sayang. Hindi yan sayang kasi may chance or may tendency na umatake itong kalaban natin. Okay? And isa pa, bukod doon, if hindi man siya umatake or hindi man niya masira yung shield natin, makakabunot tayo ng dalawang card. Dalawang set of cards. Okay? Which is good. Bukod pa yun sa ibibigay na random kapag nagano, di ba? So ngayon, ang gagawin nito is ayun lang, nakaw lang siya. Nagnakaw. Di man nakaw, pero energy gain lang. So binurst na natin tong back lane niya. Actually, na-anticipate ko nga i-back lane niya, kaso wala ata siyang pang back lane. Medyo matagal yung bigayan sa kanya kasi binigay niya ata kasi yung ano, okay, yung barb strike dito sa plant ko. So ayun, mamatay ba tayo dito? Tingnan natin. Pero makakakuha siya ng isang energy, which is okay na rin. O, mamatay tayo dito. So that's na tayo dito. So ang gagawin natin ngayon is skip. Okay, skip tayo. Skip ba? Ay, hindi. Umatake pala tayo sa harap. Okay, matake tayo sa harap. Inatake natin yung harap. Bakit hindi yung likod? Number 1, wala tayong kiting jump. And number 2, kahit na may kiting jump tayo, ang laki na niyan. Sobrang useful na niyang tick na yan. Round 4 pa lang tayo. Marami pa tayong cards na ibubuga. Technically, wala na tong silbe sa late game. Mamamatay na yan. Around 7, ganyan. So, muna tayong mag-alala. So, kaya maganda mag-backdoor din tapos hindi agad burst kasi yun, usually yung mga laban is round 7 lang, round 7 to 10, ganun tumatagal. So, madami-daming cards yung naikakas sa ganung span. So, unti-unti talagang mamatay yung backdoor. So, dito ginawa natin is nag-skip siya. I think wala siyang pang-ombo. Ay, hindi siya nag-skip. Nag-ano lang para siya, risky fish. Para makapag-save ng energy, tayo naman ginawa natin is binurse na natin tong plant niya. So, bakit natin binurse yung plant niya? Ano sagot? Kasi syempre, yun na lang na mahalatan eh. Pero ang isa pang tanong dyan, bakit hindi tayo gumamit ng Mystic Rush? Hindi tayo gumamit ng Mystic Rush kasi may debuff na siya. Okay? Kapag may debuff na, no need na ng Mystic Rush. So, dito medyo kinabahan ako kasi akala ko mababurse ako. Pero luckily, buhay pa naman. So, mabibigyan din natin siya ng taste of his own medicine, which is the barb strike. Bang! So, technically, sabi sa inyo, patay na to. Diba? Hindi na niya masyadong pinagalaw. Pero hindi niya na masyadong pinagalaw eh. Ayun, pinagalaw niya that time. Pero wala na rin. Patay na. Kasi, nagtitik nga eh. So, pinabagal natin siya. Kaso, mabilis ata ito eh. 44 lang yung speed natin, siya pa rin ata makuuna. Pero the good thing about us is, ito, tingnan natin, gagawin natin dito. So, dito, sumurrender na siya kasi wala na siyang cards. So, hindi magandang pang 1v1 yung aqua natin. Bakit? Kasi may kiting jump.
Okay, yung Kaintin jump pang early game yun. Hindi niya kaya late game, masyadong malambot. Now, dito naman tayo sa BAP. So, iba't ibang lineup talaga yung mga nakalaban natin ngayon. And, ayun. So, testing natin dito. So, ginawa natin dito na gento tayo. So, round 2. Napansin nyo mula sa kanina nating video, wala pa tayong round 1 na nag-cast tayo. Okay, skippings yan. Okay, skippings yan. Lalo na kapag nasa round 1. Hindi, round 1 tuloy. Higher rank. Okay. So, skippings talaga mga ka-RG yung ganong round. Kaso ito, masakit to ha. Sa totoo lang, masakit tong prickly trap. Masakit tong prickly trap. So, ngayon, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tingnan natin. So, binactor natin siya. Hindi tayo gumamit ng virus. Bakit hindi tayo gumamit ng virus? Kasi para saan, di ba? Kasi mabuburst na natin siya eh. Sayang. Malambot to masyado, so medyo unnecessary na bigyan natin siya ng virus. Unless na lang yun na lang talaga yung cards na natira. Eh kung may option naman tayo like dalawang risky fish tapos isang bamboo clan. So, oh, goods pa rin, diba? Okay, shoutout sa Share It. So yan, binira natin siya dyan. Sakit to. Sakit pa na risky fish, masakit pa rin. Yung, may mga nagtatanong siguro dyan. Tawag doon, ano dapat gawin? Dapat na bang ibenta yung termis? Wag yung ibenta. So, ginawa natin dito, sustain lang tayo. Kaso, patay na tayo dito eh. Medyo, ano tayo dito, alanganin. Ayan, tapos nakapag prickly trap siya. Medyo sabi ko, ay, 1GG yata ka, 1D yata kakayanin ah. By the way, baka may mag-comment dyan. Bakit puro panalo lang yung kinakover mo? Kasi gusto ko. Okay. Joke lang. Pero, syempre, walang basagan ng trip yan. So, binira muna natin yung harap niya. Eto ah. Animon to. Okay, naka-animon tong kalaban natin. Oo, may heal yung animon, pero wala siyang damage. Wala siyang damage. Meron siyang damage, pero hindi ganun kalakas. Eagles yan sa termi. Okay, papakita ko sa inyo bakit Eagles yan sa termi. So, magdo-double tayo dito. Bakit tayo magdo-double? Kasi, kakayanin natin yung animon ng walang virus. Or ng walang poison. Yan, tiyan natin dito. Ano yung next na lalabas natin? Grabe itong ano na to eh, itong plant na to. Naka-allergic. Lakas ng trip eh. Okay, ayun. So, dahil naka-poison pa yan, skip ako dito. Ah, nag-skip ako? Ay, hindi pala ako nag-skip. Inatake ko pala siya. So, ayun. So, may matitira pa siya. So, actually, nag-skip ata ako dito. Ito yan nga natin. So, meron pa tayong 3 energy in the following round. Ayan, nag-skip ako. Tama lang. So, ginawa dito. So, dinoble tail slap niya tayo, di ba? So, hindi, nakalimutan niya na 7 pala yung energy. Or 7 energy. 7 yung poison. Grabe, ang dami yung energy, oh. Pero hindi niya magamit lahat yan. Ayan. So, 5 energies tayo, mga ka-RG. Anong dapat gawin kapag 5 energies? So, gagawin natin dito is eto muna. Yan. Huwag kayong magmamadali. Kasi mauuna pa siya, eh. Mauuna pa siya. So, lalagyan muna natin siya ng double Mystic Crush. Tapos, jump. Okay, double Mystic Crush. Tapos, jump. Yan. Ganyan ang gagawin natin. Yan. Para tatlong jump yung papalo sa kanya next time. Ayan. So, hindi natatama yung, ano niya, yung Angry Lamb. So, bilisan natin. Ang double. Double Mystic Crush. And then, jump. Ngayon, secure the bug na tayo dito. So, gagawin natin ngayon is double jump. Hindi. Ang ginawa pa natin is jump, allergic. Actually, pwede rin yung ano, jump, allergic. Kaso, ganito na lang natin para
Ayun, nakita nyo yung damage na na-deal, diba? Masakit din. Tapos magkakaroon pa to ng ano eh. Ng... tawag dun yung... Blood Moon Curse. Ayan. Kasi wala na to. Ganun lang ulit. Ayan. So, di naman, di na sasapat yan. Hindi na sasapat yung shield niya. Knowing na tail slap yung isa niya. Wala siya masyadong shield. Hindi siya makunat. So, deads na siya dito. Kung di man siya ma-deads, mababawasan siya. Eh, 80 yung Blood Moon Curse eh. So, yun. GG well played. So, ayun. So, yun yung dalawang part natin ng laban. And, ayun yung mga ilang laban na sana may natutunan kayo. No? For example, yung Skippings Round 1, yung Double Mystic Crush. And, ayun. Manood lang kayo na manood ng mga tutorials. Kasi, dun talaga kayo mahahasa. Yun, okay, mahahasa. May hirapan kayong mag-grow kapag puro laro kayo. Kasi, ano yung tawag doon? Ako, eto ah. Eto, nanonood ako niyan kay RJ Jacinto. Yan, kay shoutouts kay Kuya RJ Jacinto. And ngayon, pansin nyo naman. Hindi ko man sinasabi na kaya ko na siyang talunin. Ibig sabihin, yung lineup niya, di ba, naka-counter natin kahit papano. Yun yung, ganun yung lineup niya, yung may Angry Lamb. Pero yun, Angry Lamb ba? Hindi ko kung Angry Lamb o yung Orada. Oo. Pero pa kahit na ganun. So, ibig sabihin, may chance manalo yung DP Termini natin sa DP Termini Quiz RJS nito. Pero yun, hanggang sa muli ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Subscribe kayo sa akin and subscribe din kayo kay PRJS nito. Ayan, subscribe kayo sa amin dalawa. Ayan, para matuto kayo agad. So, hanggang sa muli, yun lang. Buya.